Good morning mga mate. Ito po ulit ang inyong Manuel Edgar. Nasaan man po kayo ngayon, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Malayo sa anumang kapahamakan. Mga mate, isi-share ko po sa inyo kung paano po tayo mag-seleksyon ng mga taling gagamitin po natin sa ating mga alagang manok. Tulad po nito, ito po yung tinatawag kong long strap. Pagbubuksan nyo lang po ito ay ganito. Maayos po yung hulma niya, makapal. Then yung gamit po natin GI wire ay malaki, size 12. Nakasangal din po siya mga mate. At yung dulo mga mate, ito po yung dulo. May swivel pong malaki na size 10. Mas makapal po ito kaysa dito po sa ating dugtungan. Mas makapal po siya. Para saan po ito mga mate? Papakita ko po sa inyo kung para saan po ang gamit nito. Ito po siya, magpipli siya mga mate. Ayan. Makapal din po ang hulma mga mate para matibay, iwas pigtas. Lalo na kung ang mga manok niyo po ay super malalakas at makakapal. Ang purpose nito mate, ipapakita ko po sa inyo. Ito mga mate. Ito po. Ayan. Ito po ang purpose niyan. Ikakabit sa bakal. Ayan. Ayan. Ito yung sa tawag dito sa Pangasinan, palpal. Ayan. O kaya lato. Lato ang tawag nila. Ito po ay ang haba po nito ay 20 inches mga mate. Ayan, para po hindi basta-basta mabunot ng manok. Kung mabunot man po, para sigurado po kayo, ang iba binabalugtot po yung dulo saka ibinabaon para po siya naka-angkla para mas matibay. Yung iba naman po, ibabalugtot ito yung dulo, ilalagay sa plastic bottle na malaki, bubuhusan ng semento. Kanya-kanyang diskarte mga mate. Kanya-kanya pong diskarte yung mga papo natin magmamanok para maging matibay po ang kanilang mga tali at maging safe. Ito po yung dulo, yung pamaa. Ito po yung sa pamaa, ha? O, ito po yung kasama po ito. Ito po yung strap niya, pamaa. Ayan po mga mate, nakarimatches siya sa dulo. Ayan. Ito po ang easy open na tinatawag ko. Ito naman po, huwag po kayo mag-alala, itong apple green na hose. Makapal po ito, kaya hindi po ito mapupunit. Aabutin po ito ng ilang taon, magkukulay puti lang itong apple green na hose natin. Pag binuksan mo ito mga mate, itong haba, easy open, madaling buksan, pero mahigpit po siya kasi eksakto po yung butas para hindi po bubukas sa oras na ginamit po natin sa ating mga manok. Madaling buksan pero may kunting higpit para hindi po makawala ang ating mga itinali. Ayan, maganda po siya, easy open. Ayan. Ganun din po yung pagkadugtong mga mate, nakasangal po siya. Matibay at pati po yung hulma, yung stopper natin mga mate, makapal. Dahil dyan po kadalasan napipigtas kapag hindi nais po yung pagkahulma, dyan po napipigtas. Napuputol yan, lulusot dahil ampaw ang pagkahulma ng kanilang stopper. Yung sa atin mga mate, sulit po ito, sulit. Kaya yung mga boss natin na nasa ibang bansa na
yung mga manok nila ay pinagkakatiwala nila sa kanilang handler. Pagbibili po sila ng tali, mga mate, isa po ito sa dapat nila i-check kung maayos po ba yung pagkahulma ng stopper. Ganon din po dito sa stopper ng strap, maayos po ba yung pagkahulma, pulido po ba. Yun po ang mga titingnan natin ng mga parts ng cord, kung ito po ba ay pulido ang pagkahulma para matibay. Dito po sa Pangasinan, ako lang yata ang gumagawa ng taling mayroong bakal. Meron na rin pong gumawa, pero yung bakal pong ginagamit nila, halos kalahati lang po nito ng haba ng aking latok o pangusti. Halos kalahati lang yung bakal na ginagamit nila. Ako po mahaba, halos 20 inches po ito haba, para safe, iwas punot, para pagtakulan hindi rin basta-basta mamunong. Dahil kung maiksi po yung ating pamuste o lato, pag umulan, madaling mabunot. Kung maiksi lang mga isang dangkal, delikado po yun. Madidisgrasya ang manok natin, mga mate. Kaya yun lang po ang may share ko sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa, na yung mga alaga po nilang manok sa farm ay pinagkakatiwala po sa kanilang mga handler. Kaya kung bibili po sila ng mga tali, be sure na maayos po yung pagkasangal, maayos po yung stopper, solid yung pagkahulma. Ayan, makapal. Then, itong easy open po, may mga gumagawa na nilalagyan pa nila dito ng lock, pero wala naman dahil maluwang. Ito pong akin, kahit walang lock, maigpit po siya. Bubuksan mo para siyang kumukontra. Hindi basta-basta bubuka. Ayan, hindi po ba maganda? Ayan kami ito. At yung isa natin, yung long cord ko, ito po yung long cord. Ayan. Iikot din yan, oh. Kaya parang ang nagpipili dito, mga mid, tatlo. Dito sa swivel, maayos na jugtungan, makapal din na hulma. Then yung dulo, ito nga po yung paglalagay natin ng lato or palpal, yung sa binabawang sa lupa. Ayan, makapal, mas makapal po, makapal din ng hulma. Ito po ay size 12, mga mate. Ito po yung long cord natin. Ang stopper po nito, naka-permanent fix po ito dito sa may tahi. Dito po yung bubuksan natin sa kabilang side. Ayan, sapat na po yan para maipasok yung paa ng ating manok. Then, ganito lang kasimple pag isasara. Hindi na po yan bubuka sa oras na ginamit sa manok, kasi habang lumalakad po yung manok, steady lang siya. Hindi siya nga-nga. Hindi bubuka, mga mate. Okay, sana po mga mate, nagustuhan nyo po ang naisir ko sa araw na to. Bye-bye at ingat po kayo lagi. Ganon din po sa mga gumagawa ng tali. Sana po gumawa po tayo ng matibay na tali. Huwag nating isipin na pag matibay, matagal uling bibili yung mga buyer. Hindi po, kasi may mga buyer din po na mga may farm, may maraming manok na kapag luma na yung tali nila, alam nilang luma na, naghihimulmul na, pinapalitan na nila, nagpapalit na sila. Ang huwag po sa mga kapwa ko gumagawa ng tali, huwag po sana kayong tatang po sa sasabihin ko. Sana po gumawa po tayo ng matibay at pulidong tali, para kahit napresyuhan nyo po ng maganda, ay hindi po nakakahiya sa mga buyer. Kahit na medyo mahal ang binta, basta maayos po yung pagkagawa. Matibay at pulido. Pagigit sa lahat, ika nga, Poke Coins. Maganda po ang ating pagkagawa. Yan, meron po po siyang rimache or button lock para matibay. Yan. Sa mga handler naman, mga kaibigan natin dyan, kapag bibili po tayo ng tali, huwag po nating gawing reso na ay mura, ito na lang ang bilhin ko dahil mura. Wag po, dahil mahirap po magpalaki ng mga manok mula inahin sa
hanggang sa pagpapaitlog hanggang sa kanilang paglaki. Tapos ang gagamitin po natin ay yung mga tali na minadali po ang paggagawa. Huwag po, para po hindi sayang ang ating mga pinaghirapan, gastos at panahon. Okay mga mate, ganoon din po sa mga ibang gusto magkaroon ng negosyo, panoorin nyo lang po ang aking sa aking YouTube channel kung paano po ginagawa ang mga ganitong tali. Para po sa mga gusto magkaroon ng extra income, mga mate, pang nagdag kita para po sa ating mahal na pamilya, panoorin nyo lang po, Manoy Edgar Twin Vlog. Pag-share na rin po and subscribe para po magkaroon po tayo ng extra income, mga mate. Okay, ingat po kayo lagi. Paalam.